Magandang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 3. John chapter 3 verses 1 to 7. John chapter 3 verses 1 to 7. Atin pong basahin. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Let's pray. O Lord God, for this morning, we ask your presence, O Lord. Allow us to focus our hearts, to focus our minds on your will in today's message. Lord, alam po namin na maraming mga bagay ang hindrances at mga interventions sa buhay namin. But then you are there. As we study your word, O God, touch our hearts so that we can live by your word, we can live by your will. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Pwede na po tayong mopo. So, umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay nabago dahil ipinanganak na muli. Nabago dahil ipinanganak na muli. Nung isang araw, tinext po ako ni Pastor, ang topic ay nabago dahil ipinanganak na muli. Pero noong Friday, ang topic ko po ay Christian's Mental Model. Actually, ang file name nung aking PowerPoint ay Mental Model. Pero kaninang umaga, pagising ko, iba ang binigay sa akin ng Panginoon, hashtag born again. Kasi millennial naman tayo, kaya siguro dapat ay pang-millennial din yung topic. Ano? Hashtag born again. Mas maganda yata yun, ano? Hashtag born again. Pakitaas nga ng kamay yung ating mga guro sa church na ito. Yung mga teachers, professional teachers. Can you please stand up? Pakitayo. Yung mga teacher talaga, yung mga nagtuturo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Happy Teacher's Day. Yan. Teacher's Day po kasi, yan. Baka malimutan kong sabihin sa inyo na Happy Teacher's Day. Actually, Teacher's Day is celebrated starting September 5 up to October 5. And most of the celebrations will be this coming Monday, simula po bukas, hanggang October 5. The Congress as well as the Senate had passed a bill, hindi ko lang alam kung it was already approved na every October 5 ay bakasyon para sa mga guro. Pero wala pa akong natatanggap na memo regarding that. Ngayong umaga, katetext lang nung secretary ko. Sabi ko, bakit kahit ba Sabado, kahit Linggo, wala talaga akong pahinga. Sabi niya, good morning po sir. Bago po umalis ang assistant regional director nung Friday, inulot po niya na papiliin ko daw po kayo ng office. Mas malaki po kasi yung sa kabila. Dalawa po kasi yung opisina doon. Ang sagot ko po ay, okay na ako dyan sa office mo. Maliit naman ako, kaya I need small office. Ganun lang po kasimple yung sagot ko. Maliit naman ako, kaya kailangan ko maliit lang na office. Pinapipili po kasi ako, kasi yung kabilang opisina, doble yung laki. Paglaki ho ng opisina, paglaki ng trabaho, kaya doon na lang ako sa maliit na opisina, di ba?
Yan. Ganun po talaga. At pag malaki po yung opisina, ang trabaho lang po, usually, nakakatulog. Opo. Kasi maluwang yung opisina, maglalagay ka doon ng kama para makatulog ka. Ano? Yan. So, sabi ko doon nalang ako sa maliit. Ano? Noon pong Sunday, napansin niyo po siguro, nagmamadali ako. Maikli lang po ang mensahe ko, kaya madami ang kwento. No, huwag po kayo mag-alala. Noon pong kasing Sunday, siguro nagtataka kayo, bakit ang nagmamadali kami? Ang bilis, ano? That was the start actually nung klase ko sa Tagaytay hanggang nung Friday. At alam niyo po, kaya yung topic ko sana ay Christian's Mental Model. Mayroon akong isi-share sa inyo tungkol sa mental model. Ang topic namin doon ay self-discovery and self-mastery. Ibig sabihin, hindi ko pakilala ang sarili ko. And ang umattend doon ay, ang mga classmates ko doon ay superintendents and assistant superintendents from all over the country. Ang aming teacher ay si Professor Canapi of AIM. Medyo doon ko nakita, 'di ba, laging sinasabi sa atin na kapag nasa taas ka, maganda daw yung naglalakad eh kasi nasunod yung mata nyo. Totoo 'yon, ano? Oo, totoo 'yon. Kapag nasa taas ka daw, nakakalula. Hindi ko po alam kung paano ko i-explain 'yon. Kapag nasa taas ka, pag mataas yung posisyon mo, nakakalula daw. Hindi ko talaga ma-explain. Kasi hindi naman ako nalulula. Sumasakay ako ng barko, Pastor, hindi naman ako nalulula. Kahit yung barko magpatumbling-tumbling, hindi ako nalulula. Sanay kasi ako sa dagat. Pero that was the first time that I understand what's the true meaning of being nalulula sa mataas na posisyon. Alam niyo po ba? When I go there, hindi ako makapagsalita. At the start of the class, hindi ako makapagsalita at hindi ako makapag-share. Bakit? My groupmates, kasi hinati po kami sa group, my groupmates are all superintendents from Davao, from Caraga. So parang hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya po ako. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makapagsabi kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi that was the first time na naramdaman ko na nakakalula nga pala ang nasa taas. Until sabihin sa amin ni Professor Juan Canape, hubarin nyo ang inyong mga suot. Pero hindi mo kami pinaghubad, literally. Hubarin nyo ang inyong mga suot. Avoid calling ma'am and sirs. Bawal tumawag ng ma'am and sirs. And you know what? If you will look at the dress of the participants, mayroon pong communalities. That's power dressing. Lahat doon, pag-upo, pagpasok, pagsasalita, connotes of being a higher official. It symbolizes power. It symbolizes something who is in the position. At alam nyo, matutuwa ka naman kasi if you look at the dress of the participants, lahat maliban sa akin ha, lahat nakasuot ng butike. Alam nyo ba yung butike? Who knows about butike? Hindi nyo alam yung butike. Ano? Kasi bihira ang bumibili noon. It cost 5,000 plus ang isang damit. It's Lacoste. Pero ang Lacoste kasi may ano yan. May tawag dito. Nangingiti kayo ha. Alam nyo kasi ganito yan ha. Baka kasi kayo bumili, tapos sabihin nyo, nakabili ako ng Lacoste. Ako actually, may dalawa lang akong Lacoste. Dalawang beses ko lang siyang sinuot. Bakit po? Hindi ko ma-attempt na isuot. Binigay lang kasi sa akin yun eh. Kasi yung Lacoste, pag bumili kayo at mura, titingnan nyo kung ano yung itsura ng butike.
pag ang ngipin noon ay hindi pula, hindi yun urig. Opo, totoo po yun. Pag bibili kayo, dapat tingnan nyo kung yung pangil ay pula. Pag pula yun ay nangangagat, kaya original yun. No. Kaya sabi ni Prof. Canape, sabi niya, remove all your dresses. We are here not because of the power dressing. Dadating tayo sa topic na yon. Mayroon po kasi kami topic na power dressing. Tuturuan talaga kami paano magsuot. Paano magsuot ng Amerikana. Kasi minsan suot lang na suot. Kasi dapat daw yung kamay dito ay sakto dito sa dulo. Pag hindi yan abot, ibig sabihin, hindi sa'yo yan. Hiniram mo lang. Yan, ano. So, doon kami tuturuan ng mga ganon. And then, ang sabi sa amin, ganito na lang, remove all your dresses, remove all your titles. We are going to talk here as somewhat like classmates. At alam niyo po, that was the time na nakita ko na nung the second day, simpleng-simple lang ang mga suot. Siguro nakita niyo kami sa yung mga friend ko sa FB, nakita niyo na may mga ganun, ano. And that was the time na gusto ko nang magsalita, pero hindi pa rin ako makapagsalita. I want to share, pero hindi pa rin ako makapag-share. Kaya nung pinagawa po kami ng sulat sa aming kagrupo, alam nyo, lahat ng sulat na natanggap ko, ang nakalagay sa akin ay mysterious. Kasi di mo ako nagsasalita. Pag anong sabihin sa akin, yun lang ginagawa ko, tahimik lang ako. Nag-o-observe lang ako, sabi ng mga kasama ko, hindi ka nagsasalita. Sabi, ngumingiti lang ako. Alam niyo kung kailan ako nagsalita? Webes na ng hapon. Simula kami ng Linggo, pero nagsalita ako, Webes na ng hapon. Mayroong part doon na, bago, hindi pa po tayo nagsisimula ha, mayroong part po doon na tinanong kami, what is your leadership capital? Wala akong may sagot. Alam niyo kung ano yung mga dapat ilagay doon? Sino yung kilala mo na politiko? Sino yung kilala mo na anong mayroon ka na magiging capital mo bilang leader? Tayo, anong capital natin para makilalang tayo Kristiyano? Alam niyo po, ang sagot ko lamang, sa dami-dami nung tanong, ang sagot ko iisa. Wala akong may sagot eh. Wala naman akong kilalang senador. Wala naman akong kilalang congressman. May kilala ako. Hindi naman ako kilala. O dapat parehas kayong kilala. O wala naman social capital. Wala naman akong social capital. Face value. Si Mrs. lang naman yung naniniwala sa akin may face value ako. Eh, di ko rin naman masabi na kasama yon, di ba? May nakatanong pa doon, yung values mo, anong values na mayroon sa'yo? Iniisip ko, masunod rin naman ako, pero hindi naman yun kailangan sa leader dahil ikaw nagpapasunod. Wala talaga akong maisip. Until naisip ko, ang ilagay ko na lang, born again ako. Nakalagay ay born again. Nung nagdi-discuss na, tinanong ako ng Muslim, ano namang mayroon sa born again? At sabi sa'yo, born again kay leadership capital mo yon. Siyempre, Muslim po yun. Hindi ko naman kayang i-explain. No. Wala. Sabi ko, basta ako'y born again. Alam nyo, nung during the interactions, naglabasan yung mga born again na assistant superintendent at superintendent. Nagpakilala lahat. Yun lang pala yung sekreto. Kailangan, sabihin mo na ikaw'y born again para lumabas lahat yung born again. At anong alam nyo kung anong nangyari? Early in the morning, we have our wellness program. Kasama ko na silang nagja-jogging. at nagkikwentuhan kami tungkol sa salita ng Panginoon. Okay, let's start. Kwentuhan lang po yan. Ito na po siya. Kanina po, ang binasa ko sa inyo ay chapter 3 verses 1 to 7. Pero dito po tayo magpo-focus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Sinong hindi nakakasaulo niyan?
lahat sa ulado, ano? Parang ang simple-simple. Lagi nating naririnig. At saka, no, ang dami-dami na niyang nagme-message. Ang dami na po na nagdadala at nagme-message niyan. John 3:16. Sa Kristiyano at saka sa iba, ang tawag diyan ay M16. M16, bakit? Yan yung ating baril. Yan yung ating ginagamit na panlaban. It's John 3:16. Ano po? Sige po. Ngayon, dahil lahat tayo ay nakakaalam yan, pare-pareho ba tayo ng interpretasyon at ibig sabihin ng pagiging born again? Pare-pareho kaya tayo? Tingnan natin. What do we mean by this? I would ask you to please close your eyes. Nabasa niyo na po. Basahin niyo po muna. North. Ano, sa Tagalog, Hilaga. Ano pa ba? Ano pa ba yung ibig sabihin ng North? Hilaga talaga. Wala lang iba. Ano? Yan. I would request everyone to close your eyes. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata. Pati yung nagbibidyo, ipikit po natin ang ating mata. Pikit po tayo. Sumunod kayo sa aking sasabihin. Ngayon, habang kayo nakapikit, ituro ninyo ang North. Ready? Go! Ituro po ninyo ang North. Lahat po magtuturo ng North, ha? Ituro. Huwag yung tingnan yung katabi nyo. Turo nyo yung North. Nasaan ang North? Sige po, ituro nyo ang North. O, yung iba hindi nagtuturo. Ituro nyo po yung North. Sige po. Ituro ng kamay. Kahit kaliwa, kahit kanan, ituro nyo po. Sige, ituro nyo. O, yung iba hindi. Taas po ng kamay at inyong ituro para makita po natin. Yan. Huwag nyo pong aalisin, ha? Open your eyes. Tingnan nyo po yung inyong mga katabi. O, tingnan nyo. Iba't iba ang ibig sabihin ng North sa inyo. Yung iba, nagturo sa taas. Yung iba ay nagturo dito. Yung iba ay nagturo dito. Yung iba ay dine. Nasaan ba talaga ang North? Yan. O, pinatutunayan mo lang po natin na kahit sa ulado natin yung verse, yung John 3:16, still, we have different interpretation. Yun nga lang pong North, iba't iba yung ating, iba't iba, di ba? Iba't iba yung ating, oh, tingnan nyo, ang tinitingnan ko yung mga teachers na pinatayo ko kanina, iba't iba rin. Ay, teacher na yun, ha? Tingnan nyo mo, ha? Sinasabi natin, yun ay teacher, tinitingnan ko yung, may teacher na nakaganyan. May teacher na nakaganyan. Oh, kaya, no wonder, malilito talaga yung mga bata natin. North lang, hindi pa natin masabi kung napare-pareho. Ano? Ngayon, titingnan po natin, because yan po ang tinatawag nating mental model. Napag sinabi natin na North, alam ng ating sarili, alam ng ating utak, na yun ay North. Kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, ang nasa utak natin ay yun. Let's take another example. Pag sinabi po natin na tayo ay ama, ano ang trabaho ng ama? Ng ama ng pamilya. Pag sinabi nating ama ng pamilya, ang ibig sabihin sa Pilipino, haligi ng tahanan. That's our mental model. Ngayon, totoo po ba yun ngayon? Na pag sinabi nating ama ng tahanan ay haligi ng tahanan? Pag sinabi nating ama ng tahanan, ang ibig sabihin siya ang nagtatrabaho at naghahanap buhay sa pamilya. Nowadays, totoo pa po ba yun? Totoo pa? Hindi na. Mayroon ng patulog-tulog na ama at ang nagtatrabaho ay ang ina. Di ba? Hindi na yun totoo. That's our mental model. Ang Kristiyano mayroong sariling mental model. Sige. Our mental model, pag sinabing wife, ano ang wife? May bahay. Ano ang nasa isip nyo sa may bahay? Siya ang nagpupunas ng lamesa, nagluluto, naglalaba, nagtatrabaho. Di ba? Kaya minsan yung mental model natin, minsan hindi tugma sa kung ano ang dapat. Di ba? Tingnan nyo yung mga anak. Yung mga anak, balik tayo dun sa magulang. Masayang-masaya ang magulang pag mataas ang marka ng anak. Tama? Di naman natin alam kung nangopya o hindi. Diba?
Hindi naman natin alam kung bakit siya nagkaroon ng mataas na marka. Para sa mga anak, ano naman ang mental model ng mga anak? Pag nag-aaral sila, ang gusto nila ay mataas ang marka. Dahil alam nila na dadating ang oras, gagamitin ito. Tama. Pero ang buhay, hindi nakasalalay sa marka. Ang buhay ay nakasalalay sa diskarte mo at higit sa lahat, pagkasama mo ang Panginoon. That's what should be a Christian mental model is. Yung isa, yung Christians, ano bang mental model natin? Kasi mamaya po, pag-aaralan natin ang mental model ni Nicodemus. Ano ang dapat na mental model ng Kristiyano? Dapat? Ang mental model natin ay? Yan, magkakaiba ngayon. Wala ngayong magsabi kung anong mental model ng isang Kristiyano. Ano? Ang mental model natin, pag Linggo, nasaan tayo? Nasa? O, kaya, pag wala ka sa church, pag Sunday, anong nararamdaman mo? May nararamdaman ba kayo pag hindi kayo nakakapag-church? Ha? Parang kulang, ano? Parang kulang. Ano ba? Ang mental model natin, dapat tayo ay nagta-tights. Tama? Pag hindi tayo nakapag-tights, anong nangyayari? Ha? Nagkakasakit. O tingnan nyo mga Pilipino, ha? Dito sa Pilipinas, kapag naulanan ka, anong nangyayari? Nilalagnat ka, di ba? Pupunta ka naman sa Japan, pag naulanan ka, hindi ka man nilalagnat. Bakit? Nasa isip kasi natin na pag naulanan, nilalagnat. Di ba? O tingnan nyo, may naalala ako, yung malapit na uli ang February, madaming nagpapaalam sa akin na school, mag-JJS prom. Sabi ko, anong dahilan? Tuturuan po namin ng tamang pagkain, paano kumain ang mga bata. Ah, oo. Sige. Paano ba daw kumakain? Siyempre, may kubiertos. Pag kumakain ay pasosyal lang konti. Di ba? Yung walang tunog ang pagnakain. No. Pero pag sa bahay naman, kain-kain. Oh. Yan. Pero hindi po totoo yon. Sa Pilipinas lang totoo. Pumunta ka sa Japan. Sa Japan, pag kumakain sila, dapat tumutunog. It's a sign na masarap yung pagkain. Nung pumunta po ako doon, parang hihigop ako ng sabaw. Ayaw kong patunogin kasi nahihiya ako. Kasi sa atin, hindi maganda yung ganon. Sabi nung interpreter namin, dapat tumutunog yung ano. Pag humihigop ka ng sabaw, dapat tumutunog. Kasi yun ay sign na masarap yung pagkain inihanda nila. Pumunta ka naman sa India. Sa India, pag kumakain sila, ganon. Yung nilalagay pa dito. So, magkaibang-magkaiba. Di ba? Magkaibang-magkaiba. Kaya po, nasa sa atin, bilang mga Kristiyano, kung paano talaga natin gagawin ng tama ang isang bagay. Ano? Simulan na po natin. Number one. Oh, introduction pa lang po tayo. Nicodemus, dito po sa verse 1, sabi po ni Nicodemus, sa verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Sige po. Nawala. Sino si Nicodemus? Si Nicodemus po ay isang Pharisees. Sige po. Si Nicodemus ay isang Pharisees. Isang Pariseo. Pag sinabi po nating Pariseo, a particular sect of the Jews known for the pious living and adherence to the Old Testament law. Ibig pong sabihin, si Nicodemus po ay miyembro noong isang sekta ng mga Diyos na religyoso. At pag inyo pong inalam ang kanya pong nakaraan, si Nicodemus ay isa sa pinakamataas sa sekta na yon. At sunod, the Pharisees developed a system of 613
na batas, 365 negative and 248 positive. Sabi po ng mga scholars, yung mga parasiyo ay nag-develop ng 613 na batas ayon sa Old Testament. At doon sa 630 na yon, may 365 na batas na negatibo at mayroong 248 naman na positibo. At yung isa po, si Nicodemus ay isa sa tatlong pinakamayaman sa Jerusalem noong panahong yon. Bakit po natin inaalam ang history ng pagkatao ni Nicodemus? Ibig po kasing sabihin, si Nicodemus ay hindi ordinaryong tao. Mataas ang kanyang kinalalagyan. At titingnan po natin, si Nicodemus ay mayaman. Si Nicodemus ay isang paraseyo na sa ulado ang batas. Alam niya ang tama at mali. Alam niya kung ano ang dapat na gawin upang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ano pa? Si Nicodemus ay isang, sige po, isang ruler of the Jews. A member of the Sanhedrin, the ruling body of Israel. Pag sinabi po natin Sanhedrin, siya po, yan po yung Jewish court in Jerusalem from the Persian through the Roman period. Sa atin, Supreme Court. So pag tinignan niyo po, hindi talaga ordinaryong tao si Nicodemus. It has both religious and political powers and comprises the elite. Yun pong Supreme Court na Sanhedrin ay binubuo ng mga elitista, ng mga taong matataas. At sabi ng mga Bible scholars, they are seven, and the highest is Nicodemus. Siya ang pinakamataas. So, tingnan po natin. Sige po. It has both religious and political powers. Kaya wag na po kayong magtataka, bakit ang simbahan ay nakikialam sa politika? Nung una, nakikialam na eh. Ngayon, nakikialam pa rin. Bakit po? Noon pa naman yan, hindi naman po yan mababago. Kaya hanggang ngayon, they have political powers. Ibig sabihin po, malaki ang impluensya ni Nicodemus. Pero tingnan natin, papaano ba si Nicodemus nabago? Papaano ba nagkaroon ng pagbabago? The mental model of Nicodemus is this. Siya ay isang powerful person. Siya ay miyembro ng elite ng mga tao. At siya ay mayaman. Ibig sabihin, lahat ay alam na ni Nicodemus. Pero anong kulang sa kanya? Let's roll. Si Nicodemus po, kung titingnan natin, alamin po natin yung buhay ni Nicodemus. Doon po sa verse 1 to 21 ng John chapter 3 verse 1 to 21, he first visit Jesus one night to discuss Jesus' teachings. Yun po yung binasa natin. Doon naman po sa chapter 7 verse 50 to 51, sige po, atin po tingnan para po mas maging klaro. Sa verse 7 to 50 to 51, sabi po dito, Nicodemus saith unto them, he that came to Jesus by night being one of them, doth our Lord judge any man before it hear him and know what he doeth? Doon po sa chapter 7 verse 50 to 51, he reminds his colleagues in the Sanhedrin that the law requires that a person be heard before being judged. Kasi nung panahon pong yon, ipinauhuli na si Jesus Christ sa mga pulis. Pero, sabi ni Nicodemus, hindi ba dapat dinggin muna sa korte bago siya hulihin? Yun po yung padalawang kwento ni Nicodemus. At yung pahuli, sa chapter 19, verse 39, chapter 19, verses 39, ang sabi po niya,
And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. He appears after the crucifixion of Jesus to provide the customary embalming spices and assist Joseph of Arimathea in preparing the body of Jesus for burial. Makikita po natin, ang kwento ni Nicodemus sa Biblia ay binanggit sa Book of John at mayroon pong tatlong bahagi. Yung una, yung nagpunta si Nicodemus para tanungin si Jesus, at ang padalawa, siya ang naging tagapagtanggol ni Jesus, at patatlo, kasama siya sa paglibing kay Kristo. Ano ang gustong ipahiwatig at ano ang gustong ipakita ng tatlong bagay na nangyari sa buhay ni Nicodemus? Sige po. First, ito po yung una, God's love. Hashtag, ano bang title natin? Hashtag born again, number one, hashtag God's love. Di ba pag hashtag wala ng space, ano, dun sa mga millennial na kagaya ko? Yung sa mga millennial na kagaya ko, hashtag wala ng space, di ba? Hashtag God's love. Bakit po? Sabi sa chapter, sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world. Ang sabi po dyan, si Nicodemus po comes out from the dark. Yung mga binasa po natin, lahat po ito na ay nagsasabi na si Nicodemus ay nagpunta sa Panginoon. Sabi po doon sa verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Ano po ang ibig sabihin nun? Pwede naman na si Nicodemus ay magpunta ng araw. Bakit gabi? Bakit po kaya gabi? Sabi po ng mga scholars, sabi po nila, perhaps out of fear or careful regard for others' opinion. Dahil si Nicodemus po ay may mental... Ano po pinag-aralan natin kanina? Mental? Mental model. Ang mental model ni Nicodemus, siya ay elite. Siya ay mayaman. Siya ay nire-respeto. Kaya, ayaw niyang siya'y makita. Kaya po siya'y nagpunta ng gabi. Eh kasi pag nakita siya ng mga kasama, baka sabihin ng mga kasama na, aba, ba't yun ay nagpunta kay Jesus Christ? Ano? Parang mga Kristiyano, ayaw magdala ng Biblia dahil makakita ng mga kasama. Anong sasabihin sa akin pag ako may daladalang Biblia? Ayaw lumabas dahil baka kung anong sabihin. And makikita po natin, it only shows na wala pong pinipili ang Panginoon. Mahirap, mayaman, kahit anong mayroon. God's love, if you come out of the dark, God will definitely and absolutely loves you. Tama po? Oh. Tama po ba talaga? Alam niyo, may kwento ako kanina. Kanina, nakikinig po ako ng mensahe sa TV. Alam niyo, ang sikat na pala po ang mga lamok. Sabi daw nung anak na lamok, sabi niya, Tatay, sikat na tayo. Lagi tayong nasa TV. Sabi nung lamok, oh, bakit naman? Eh, kita niyo, lagi nga tayo nasa TV. Pinalitan ang pangalan natin. Dati tayo, mosquito. Ngayon, dengue. At alam niyo ba, sabi nung lamok, alam niyo po ba, kapag ang mga tao dumadaan sa atin, nagpapalakpakan. Kaya ganyan tayo kasikat. Totoo po ba yan? Nagpapalakpakan kasi pinapatay nga sila. Yan, di ba? Kaya nga po, ang Kristiyano dapat pumapalakpak sa Panginoon, hindi lang sa lamok. Amen! hindi pa rin pala na-gets yung kwento ko. Kaya ang Kristiyano, kung ang lamok pinapalakpakan mo, how much more ang Panginoon dapat palakpakan? Amen!
Salamat po. Coming out from the dark. Si Nicodemus po ay nagpunta sa Panginoon at nagtanong. Magtatanong po siya. Kung titingnan po natin, yung puso ni Nicodemus ay sa kabila na siya'y mayaman, sa kabila na mataas yung kanyang posisyon, sa kabila na siya'y kinikilala, sa kabila po na siya ay relihiyoso, walang effect kay Nicodemus. Kaya po siya ay pumunta sa Panginoon. Ano po ang, balik natin, Bunso pabalik, na advance. Ano po yung isa pa? Ang isa pa hong dahilan, perhaps to gain uninterrupted access to Jesus because Jesus has a crowd around him. Di ba sa Biblia, pag tinignan po natin ang kwento, laging maraming tao na nagpupunta sa Panginoon. Pero mind you, kakaiba ang paglapit ni Nicodemus sa Panginoon. Lahat ng lumapit at marami ang lumalapit sa Panginoon ay lumalapit dahil may hinihingi sa Panginoon. Tandaan niyo po si Martha. May hiningi si Martha, si Lazarus. Yung 10 kitungin, bakit lumapit? Di ba? Halos lahat ng lumalapit sa Panginoon may hinihingi. Pero si Nicodemus, wala po siyang hihingin. Lumapit siya Panginoon dahil siya'y magtatanong. Minsan kasi, ang buhay ng Kristiyano, lumalapit sa Panginoon dahil at nagpipray sa Panginoon dahil may hinihingi. Ano po? Nagpipray tayo, Lord, sana ganito, sana ganito, sana ganito. Pwede tayo nagtatanong. Hingi tayo ng hingi. Alam niyo po ba, sabi ng mga psychologist, itong kalahating katawan natin, itong part ng kanan natin ay nakadesign para magbigay ng magbigay. Itong kanan, ha, tandaan nyo, itong kanan, naka-design, sabi ng mga psychologist, yung mga nurse natin at saka yung mga nagme-medicine, alam to. Itong kalahating katawan, itong kanan, ang trabaho nito, magbigay ng magbigay. Kaya pag may nagbibigay po sa inyo, hindi kaliwa ang inaabot, kanan. Laging kanan po yan. Itong kaliwang bahagi, ang trabaho po nito ay tumanggap na tumanggap. Oh, ito ngayon. Hindi ba nakakapagod na ang gagawin mo ay puro kaliwa? Tanggap ka ng tanggap. Diba? Kaya po yung iba, nai-stroke. Bakit po? Ito lang ang gumagana, yung kaliwa lang, tanggap lang ng tanggap. Kaya wag po kayong tanggap ng tanggap. Kung mag-exercise po kayo, itong kanan at kaliwa, ibigay nyo din. Yung kanan magbigay, tumanggap ang kaliwa. Amen! May stroke po tayo pag tayo ay puro tanggap lang ng tanggap. Ano? And that is scientifically proven. Bakit po? Kahit po yung mga psychologist at saka yung mga nagme-medicine, alam po nila yan. Na itong kanang bahagi natin, it is designed to give and the left body is designed to accept. E tingnan nyo po, subukan nyo po ngayon, exercise nyo lang ay puro kaliwa. Yeah. Akin na po, sige, akin na po. Ano mangyayari dito? Baka po humaba ito, umikli naman ito. Di po ba? Oh, so kaya pa practicein po natin lagi ha. Pag nagbigay tayo, huwag po tayong hingi ng hingi, tanggap ng tanggap sa Panginoon. Mabuti rin pong tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen? Yan. Kaya po nung panahong yon, si Nicodemus, sinasabi po ni Nicodemus, na isa sa mga dahilan, sabi ng mga scholars, isa sa mga dahilan perhaps, ayaw niyang siya nai-interrupt. Bakit po? The mental model po ng matataas na opisyal ay ganito. Ayaw nila na sila'y pumipila ng mahaba. Same lang kayo. Dumami ang kain. Anong sasabihin nyo? Katakaw ganoon. Pumunta naman sa inyong mayor, ano? Napasarap ng kain. Napadami. Madami din ng kain. Ano sasabihin nyo? Hindi nyo man sasabihin matakaw eh. Sasabihin nyo, ay napasarap ng kain si mayor. That's the mental model. Si Nicodemus ganun din.
Ayaw niya na nai-interrupt siya. Ayaw niyang pumila. Diba? O, isa pang sample. Kapag nangate, sabi nung mahirap. Ano sabi? Ha? Ano lang yan? Kamutin lang. Pag yung mayaman, nangate, sabi, allergy. Punta tayo sa doktor. Yun kasi yung mental model. Kaya makikita nyo kung bakit gabi pumunta si Nicodemus. Ang isa pa, perhaps in keeping with tradition of the study, learning into the night hours. Kasi nung panahon pong yun, lagi silang nag-aaral sa gabi. Kaya, mas maganda, sabi ni Nicodemus, sa gabi ako pupunta. Ano po? Next. Coming out from the dark, ano po yung pinakita ng Panginoon kay Nicodemus? Pinagtabuyan ba si Nicodemus? Hindi po siya pinagtabuyan. Tingnan po natin, ha. Ang ipinakita po ng Panginoon kay Nicodemus is God's love. Tingnan po natin. Doon po sa verse 2, sa B, sabi niya, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou dost except God be with him. Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tingnan niyo po kung si Nicodemus, mataas na tao, mayaman. Yung background ni Nicodemus, hindi po siya simpleng tao. Pero nung siya ay nakipag-usap sa Panginoon, he shows courtesy. Bakit po? Sinabi niya na, Rabbi. Ibig sabihin po, yung Rabbi po is pinakamataas na form of being a teacher. Si Nicodemus po ay teacher. Pero in-acknowledge niya na mas mataas sa kanya ang Panginoon. Amen. As Christians, we should always acknowledge that we have God. Ang advantage po natin lagi, anak tayo ng Panginoon. Amen. Advantage po natin lagi, anak tayo ng Panginoon. At pag tinignan niyo po yung verse 2, hindi pa nagtatanong si Nicodemus. Hindi pa po siya nagtatanong tungkol sa Panginoon. Pero sa verse 3, sabi niya, Jesus answered and said unto him, sinagot na po siya ng Panginoon. Bakit po? Anong pinapakita dito? Alam ng Panginoon ang puso natin. Alam ng Panginoon kung ano ang gustong itanong ni Nicodemus. At alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin. Tandaan po natin yan. Hindi po natin pwedeng itago yan. Alam po ng Panginoon kung anong gusto natin. Alam po niya kung ano ang gusto nating hingin sa Kanya. And so God answered immediately without any questions or any question from Nicodemus. Bakit po? Si Nicodemus po kasi coming out from the dark, Nicodemus is trusting in the law. Kasi si Nicodemus, saulado niya yung batas. Nicodemus is trusting in his performance. And Nicodemus is trusting in his intelligence. Matalino si Nicodemus. Saulado niya ang batas. Ang dami niyang magagandang performance. Yun po ang difference. Sometimes we, as Christians, hindi natin nakikita yung God's love. What we saw is that we have a good performance. We have an intelligence. We know the verses in the Bible. Ako po may babasahin sa inyo. It was actually a message. Tingnan ko kung nandito pa. Ito po siya. Sometimes we as Christians disbelieve, refusing to accept the truth of God's word and searching for an easier way. Kagaya po ni Nicodemus, ayaw niyo po siyang nahihirapan. We want
to go and do something much more easier than what we expect. Gusto natin na nagagawa natin ng isang bagay sa mabilis na paraan. Sa paraan na tayo ang may gusto at hindi gusto ng Panginoon. Minsan, ang sabi po niya, this is a text message, sabi niya, guilt. God wants to trip me up so I must do things to compensate for my failures. This work-based system allows me to deal with guilt by doing something good. Hindi ka nakapag-tithes, hindi ka nakapag-church, hindi ka naka-attend ng mga gawain, mayroon kang hindi nagawa sa Panginoon. You do it by doing something good. Pero hindi po yun ikinatutuwa ng Panginoon. Hindi po ikinatutuwa ng Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, we do it by His will and not by our will. Amen. Next po, sabi po niya, Nicodemus is trusting in his performance. Minsan po kasi, ang ating naipagmamalaki, marami na tayong nagawa. Sabi natin, I'm a good person. I'm a church member. If I do the right things, I'll be okay. Pag ginawa natin yung tama, pag ginawa natin yung mga bagay, tayo ay lagi nasa church, okay na sa atin. But it doesn't. Bakit po? Iba ang gustong pagawa sa atin ng Panginoon. And that's ignorance. Kagaya po ni Nicodemus, akala niya sa ay ligtas na, pero po hindi. But because of God's love, makikita po natin kung ano yung progression of Nicodemus' life na bago ang buhay ni Nicodemus. God's love is unconditional. Ipinakikita po ng Panginoon kay Nicodemus na unconditional yung buhay, ang kanyang pagmamahal. Sa atin pinakikita ng Panginoon na unconditional ang pagmamahal niya. Bakit po? Sino dito ang nagutom at walang bigas sa bahay? Taas ng kamay. Yung walang bigas, walang maisaing, walang maisuot, walang mabaon, perfectly, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon because God's love is unconditional. Ano po yung ibig sabihin ng unconditional? Unconditional is wholehearted, unqualified, unreserved, unlimited. Pag umu-order ba kayo ng, saan ba may unlimited rice? Oh, sa Inasal, kita nyo? Kaya ko kayo tinanong, ibig sabihin, walang mahirap na miyembro ng PBCC. Amen! Palakpakan nga natin ng Panginoon. Ulitin ko po, walang mahirap na miyembro ng PBCC. Bakit? It's because God's love is unconditional. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Tingnan nyo, alam na alam nyo po yung unlimited rice sa Inasal. Sino ang hindi pa nakakakain sa Inasal? O kita nyo, lahat tayo nakakain na sa Inasal. Diba? Bakit? Bakit po? Because unlimited yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya natin pumunta doon. Bakit? Binibigyan tayo ng Panginoon ng pampunta doon, pambayad. Tingnan nyo sa balita. Nagmahal ang gulay. Nagmahal ang bigas. Nagmahal na lahat. Tumaas na lahat. Maliban sa aming mga pandak. Wow. Lahat na tumaas. Pero na problema ba ang Kristiyano? Na problema ba kayo? Hindi tayo namang problema. Bakit? Lahat sila ay tumaas. Pero mas tumaas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba yung unconditional love? That's the best thing na binigay ng Panginoon sa atin. Whoever you are, ano man yung posisyon mo, mayaman o mahirap, walang pinipili ang Panginoon. Unconditional yung love ng Panginoon. Sabi nga niya, ano sabi niya? For God to love the world. Hindi niya sinabi na, kung ikaw ay mahirap, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay edukado, kung ikaw ay hindi edukado, hindi ka nabibigyan ng pagmamahal. Ang sabi po ng Panginoon,
unconditional yung love niya. Amen. Next po. May iba pa pong ibig sabihin yung unconditional love na yan. Reciprocity. God's love does not require reciprocity. Sino yung nag-i-engineering? Yan. Nasaan? Pataas ng kamay. Kasi engineering na term yan. Yung reciprocity is something to do with reciprocal. Pag reciprocal po, ibig sabihin pag one half, nagiging 2/1. Ibig pong sabihin yan, the practice of exchanging things with others for mutual benefit. Nagbigay ako kay brother, bibigyan din niya ako. That's reciprocity. Ang Panginoon, nagbigay ng kanyang anak, wala tayong ipinalit, hindi siya nahingi. Because that is God's love. The love being unconditional. And love which doesn't require reciprocity. Di po ba? Unconditional love yan. Tingnan niyo po. Si Nicodemus ay nagpunta at nagtanong. Hindi ibinigay ng Panginoon ang anumang paghatol kay Nicodemus. Ano pong binigay ng Panginoon? Hindi pa nagtatanong si Nicodemus, sinagot na siya ng Panginoon. And that's the right time. Yan yun po yung the starting point wherein Nicodemus was touched by the Lord na magsisimula na ang pagbabago ni Nicodemus. Tingnan niyo po. Doon sa mga following verses, nagtanong pa si Nicodemus, papaano isisilang pang muli ang tao kung siya ay nanggaling na sa tiyan ng kanyang ina? Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, how come na hindi mo alam yan? Ay nagtuturo ka sa ulado mo lahat. Pero ba't hindi mo siya naiintindihan? It's because the mental model of Nicodemus that time is being a teacher of the law. Nakafocus si Nicodemus sa kung anong mayroon siya. Hindi siya nakafocus sa pagmamahal ng Panginoon. And to show na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po nagbabago at patuloy na ibinibigay sa lahat ng kanyang anak. Sino po sa inyo ang may hiniling sa Panginoon na hindi binigay? Sino sa inyo ang sa ngayon hanggang sa ngayon ay naghihirap pa? Kanina pinataas ko kayo, wala pong magtaas. Bakit? Ramdam na ramdam po ninyo yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Ramdam na ramdam po ninyo. Next po, God's love is universal. Ano po ang ibig sabihin ng universal? Widespread, overarching, omnipresent, all-embracing. Ibig pong sabihin, lahat po hindi po lamang yung na dito. Hindi lamang po yung naroon sa San Juan, hindi lamang yung nasa Lipa, hindi lamang yung nasa Batangas, but all over the world, mahal ng Panginoon. Mahal po ng Panginoon. Tandaan po natin, ang pagmamahal ng Panginoon hindi nakafocus sa isa. Hindi lamang po sa naglilingkod sa Kanya, hindi lamang po doon sa mga tao na lagi nasa church. Mahal po ng Panginoon ang lahat. But uulitin ko po, napakaswerte po natin ngayon dahil nandito tayo sa lugar kung saan, thank you. Napakapalad po natin dahil nandito po tayo sa lugar na kung saan tayo po ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ng Panginoon. Alam niyo po, Bakit po natin sinabi na we are actually fortunate enough because we are here listening and serving and praising our Lord. Tingnan niyo po yung mga dumadaang sasakyan. Sila po ay nasa kanilang trabaho, busy. Yung iba ay kung saan nagpupunta. Yung iba ay nasa mall. Yung iba po ay nasa sabungan. Yung iba ay kung ano-anong ginagawa. Pero tayo, narito tayo sa lugar kung saan pinupuri natin at pinasasalamatan ng Panginoon. Amen. Amen.
Next po. Sunod po, ang una ay hashtag God's love. Ngayon po, hashtag God's gift. Sabi po ng Panginoon, that He gave His only begotten Son. Sinong nakatanggap na ng regalo? Taas nga ang kamay. Yung simula pagkabata hanggang ngayon, sinong nakatanggap na ng regalo? Pakitaas ng kamay. Yung iba yata nahihiya eh. Hindi ko naman tatanungin kung anong laman ng regalo. Hindi ko naman po tatanungin. Tanong ko lang, sino po sa inyo nakatanggap na ng regalo? Simula nung kayong maliit hanggang ngayon, kahit isang beses, pakitaas ng kamay. Ako kasi talaga nakatanggap ako regalo. Ay, yung iba hindi pa nakakatanggap na regalo? Sinong hindi pa nakakatanggap? O, taas ng kamay yung hindi, para mas mabilis, sino yung hindi nakakatanggap? O, lahat pala nakatanggap. No, sunod na tanong. Pag kayo may binigyan ng regalo, may bayad? Halimbawa, nagbigay ako ng regalo kay Brother Bert. Brother Bert, ito regalo ko. Si Brother Bert ba nagbabayad sa akin? Magbabayad? Hindi, ano? Pag nagbigay ng regalo, walang bayad. Gayan po ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng regalo, wala po yung bayad. Wala pong bayad. Ano po? Wala po yung bayad. Si Nicodemus, doon sa padalawang bahagi ng kanyang buhay, sa kwento, sa chapter 7, nagkaroon siya ng public open-mindedness. Bakit po? Doon ang panahon na pinahuhuli ang Panginoon para ipako sa krus. Yun yung panahon na siya ay inutusan yung mga kawal na hulihin ang Panginoon. Pero si Nicodemus, pag titingnan po natin doon sa chapter 7, ang sabi po doon, Nicodemus never gave up. Bakit po? Ipinagtanggol niya ang Panginoon. Kaya po yung mga kawal, on their first attempt, ano pong nangyari? Hindi nila nakuha ang Panginoon. Dahil ang sabi ni Nicodemus, teka muna, bago nyo hulihin yan, ang nasa batas, dapat ay mayroong proper hearing. Sa Pilipino, ang tawag dyan ay due process. May due process. Kaya hindi siya hinuli. Hindi siya nahuli. At sa panahon pong iyon, nabuksan ang isipan ni Nicodemus. Kasi doon sa una, sa chapter 3, makikita po natin na si Nicodemus po ay na-confused. Nalito siya. Kaya tinanong niya ang Panginoon, paano pang ipapanganak muli ang isang tao kung siya ay naipanganak na ng kanyang ina? Na-confused po siya. Pero doon sa chapter 7, nabuksan ang isip ni Nicodemus. And he seems to be the attorney of our God. He stand up and said, and speak, kailangang may due process bago hulihin ng Panginoon. At nagsisimula ng mabago si Nicodemus because God has given us His gift. And His gift is His only begotten Son. Tama po. Nicodemus allowed himself to be changed by his encounter with Jesus. And Nicodemus speak up for fairness and urge others to keep an open mind. Tingnan po natin. Si Nicodemus po ay alam po natin na nagtatanong. Kung hindi po siya naliwanagan doon sa first encounter with God, sa chapter 3, then of course, hindi po si Nicodemus magiging speaker ng Panginoon. Bilang Kristiyano, yung gift ba ng Panginoon, nagagamit po ba natin? Ginagamit po ba natin at sinasabi po ba natin na may regalong ibinigay sa atin ng Panginoon? Why is it that all Christians are good-looking? Ano sa ba? Because God is awesome. Sino ba ang Kristiyano? Because God is awesome. Walang tumasa ko na. All are good looking. Kaya tingnan nyo, lahat ay guwapo, lahat ang galing. Because the gift of the Lord is in our heart. Kung nag-aaral pa kayo ng regalo, wala lang pa yung mga natin yung regalo ng Panginoon. Christ is God's love, and now God's gift.
ginagawang pagkos sa ibabang ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang anak. O yung gift niya sa atin, kaya ramdam niya ni Nicodemus. Nalalaw ko, minsan, sabi ni Pastor, yung mga tao na hindi pa rin nagbabago, ibigyan natin ng time na magbago. Kasi baka hindi pa niya naiisip na siya ay Kristiyano na. Huwag natin sila na judge. Because the time will come, God will touch their hearts para sa mga sabi. Kagaya po ni Nicodemus. Walang maraming explanation ng Panginoon. Pag tinignan niyo po yung buhay ni Nicodemus, walang masyadong maraming explanation. Pero sa chapter 7, pag tinignan niyo po yung buhay ni Nicodemus, unti-unti na ba? Amen. Pagkatapos po ay God's grace. God's grace. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa chapter, doon po sa chapter 19 na binasa natin kanina, si Nicodemus po ay nagkaroon ng public expression of love. Ano po ibig sabihin? Nagpakita na po si Nicodemus. Doon sa kanina, sa God's gift, nagpakita na rin po si Nicodemus. Lumatan na siya. Nagsabi na siya. Doon sa patatlo, sa buhay ni Nicodemus, Nicodemus express publicly with love. Paano po? Nagpakita na siya. Actually, kasama na lamang niya si Joseph para ibigay ng Panginoon. Hindi lang po yun. Nagdalawa siya ng meal and alas to anoint the body of God. Kasi po, sa kultura ng mga Diyos, that time, kailangan po i-anoint ng meal and alas ang body. And to see,